So guys, meron tayong special guest. Napaka-special ng ating episode dahil kinaunlakan po ako ng ating bisita, episode 8, Flexibility Arman. Yung ang sinasabi nilang the best teacher is your past experience. Matuto tayo sa ating mga nakaraang karanasan. Na-challenge ako dun sa sabi ko, hindi para ipagmayabang, pero sabi ko kaya ko kasi alam ko yung kapasidad ko. Sabi nila palang araw darating ang iyo tanging hinihiling. 7 years ako nagtrabaho sa Tulfos. Nagsa-segment host na rin ako dati sa programa bilang segment writer, producer, wow. Segment host na rin sa Dokumentado. Kamusta Sir Arman? Okay lang po. Ang tagal na po nating pinagpaplanuhan ng ating pagtatagpo. Medyo nautlot-utlot ng onte. And then binigla niyo ako today, sabi niyo game na. I'm like, okay, game na. Isang oras. Excited. Isang oras na paghahanda, sir. Pero kaya yan. Siyempre, kayo ang guest ko. Talagang bibigyan natin ng oras. And sabi ko nga sa inyo, sir, masaya-masaya ako kasi nandito kayo. Ako mismo ay believe sa inyong mga kakayahan. So yan ang ipapakita natin today. You're very welcome, sir. Walang anuman. So gusto nating pag-usapan unang-una, Sir Arman, is yung YouTube channel mo. Dahil ang YouTube channel mo, ang pangalan ay Flexibility Arman, correct? Yes. Yung flexibility, Arman, sir, hina-highlight mo doon na bagamat meron kang kapansanan, kaya mong gawin yung mga bagay na minsan imposible, diba, na gawin ng iba. Katulad ko. So, katulad ng mga push-ups, diba, yung mga side lift, kaya mo siyang gawin and pinaghandaan mo talaga siya. So, sir, kwento mo sa amin, kailan nagsimula yung initiative mo na talagang pursigihin yan? Kailan po nagsimula at ano yung nag-udyok sa inyo? So, una po sa lahat, thank you sa iyong tanong. So, nagsimula po ito nung pandemya. Nung isang taon na po mahigit, sa matagal na rin po, di ba? So, nung time na yon, mayroon po akong mga kasamaan na challenge ako na mag-push up. Sabi ko, parang hirap nito ah. Pero nag-try po ako. Nakalima na. Hirap na hirap ako. Although kahit payat ako, hirap na hirap ako. Tapos nung time na yon, nakapag-push up naman ako, 10. Sila naka-20. Tapos try ko po ulit, 15. So hanggang sa hindi ko kaya, inaraw-araw ko siya. Hanggang sa may nag-challenge po sa akin, na pamangkin ko, na sabi niya, i-challenge kita sa 25 push up dito, sabi niya. Oh, sige, tatanggapin ko. Kasi nung time na yon, nakaka-15 na ako, sabi ko. So, kaya ko to, sabi ko. Sabi ko, walang posible. So, nung time na yon, lagi kong iniisip na yung push-up na to, araw-arawin ko lang, practice-practice, para maging perfect. Nakuha ko naman yung 25 na push-up challenge na yon, na natapos ko din, na hindi ko akalain. Aha. Na simula pala lagi to sa practice lang. So, although parang napakabigat talaga sa katawan ko na mag-push-up, so mahirap. Tapos yung push-up ko din, hindi katulad sa ordinary na walang kapansanan. Kasi kailangan talagang push-up ko, nakatapak sa pader. Kasi kung hindi nakatapak ang sa pader, tutumba ako, babaksak. Hindi pala tutumba, babaksak.
So kumbaga, mas talagang kailangan mong pag-isipan kung paano mo siya gagawin. Hindi siya madali. Hindi siya madali. So after nagawa mo na yung push-up, mas challenge mo pa yung sarili mo. So nagawa mo na yung push-up, sige try natin ng iba pa. Bonggahan pa natin, sir. Ano pa yung mga kaya mong gawin? So actually, nung kasi yung push-up ko dati, normal lang siya. So naisip ko, parang mas kailangan mas marami pang push-up. Sabi ko natin, mga 50. Pero, my own version na, inisip ko para mas maano. Gamit ko kaya to. Sabi ko, kaya ko yata mag-flexibility. Kasi naalala kong bata pa ako, parang na-flex ko rito, ano? Yung ano ko. Ngayon, yung flexibility ko yung binti ko na kaya ko pala kahit masakit. So, yun ang nag-umpisa na flexibility, kaya nga flexibility, di ba? Na sabi ko, wow, sabi ko, kaya ko pala mag-50 push-up na naka-flexibility. So, doon po talaga nakuha ko yung flexibility na push-up. My own version na siya. Yun po naisip ko. Doon galing yung pangalan niya, Sir, Flexibility Arman. Hindi ko alam kung alam ng lahat, pero meron po kayo dating YouTube channel. Ano po yung pangalan ng iyong dating YouTube channel? So, dati yung YouTube channel ko ay Flexible One Leg. Kasi nga, yung isang leg na lalagay ko sa likod. So, akala nila yung Flexible One Leg, buto lang pa ako. Hindi. Kasi one leg eh. Nala, buto lang hindi sabi ko. Napa-flexible ko yung isang kita ko. Doon ko nakuha at naisip ko yun. Grabe. So, lahat yan, sir. Original ideas mo yan. Kumbaga, yung ginagawa ng isang normal na tao, push-up lang, ito, talagang nile-level up mo siya. Sir, alam ko po ay nasa TikTok din kayo. Tama po ba? Yep, nasa TikTok din ako. So, napanood po ang inyong mga TikTok ng inyong may bahay. TikTok. Saka bakit po kayo pumasok ng TikTok? So, first of all, nauna yung TikTok muna. So, yung TikTok na yon, yung unang panahon pa yun, isang taon na mahigit, yung gamit ko ay ano lang, maliit na cellphone. So, kung saan, nahihirapan ako dun sa cellphone na yun, pero pinagsagaan ko. Doon ako nag-start na mag-TikTok na magsayaw na wala pa yung misis ko doon kasi nasa Quezon City ko sila. Sabi ko dito, yung TikTok na ito nakaka-goodbye. Kahit hindi ako marunong sumayaw, napapasayaw. Yung nga ganun. Nakatuwa. Yan. So nakakatuwa kasi siya, nakaka-goodbye. So parang, yung sa akin lang parang goodbye. So wala sa isip ko yung maging famous. Basta parang gusto ko lang tuntugtog na ito, nakaka-goodbye. Yung mga kaya ko lang ng mga step kasi alam niyo po pag ako tayo kung mag-step na magalaw baka tumumba o bumaksak. Inaalalayan ko din yung sarili ko na huwag ako bumaksak. Tama, tama. So nagiging mas careful kayo kapag nagte-TikTok din kayo. And then sir, gano'n na po kayo katagal sa TikTok? Isang taon din, Maggie, mula nagsimula ang pandemic.
And then, naisipan nyo na okay, nag-TikTok ako. Go YouTube din, di ba? Kamusta, kamusta po ang experience nyo sa YouTube? Actually, hindi naman sa TikTok ko yun ang simula. Meron parang nag-challenge sa akin, sabi niya. Kasi sa Facebook talaga ako nagpo-push up dati. Hindi ko nilalagay sa sabi ng isang kaibigan, bakit ka nagpo-post sa Facebook? Eh, hindi naman kumikita dyan. Bakit hindi na mag-YouTube? Kumikita ron. So parang naano ko sa sarili ko, itry ko kaya. So yun, dun ako na ganyak na mag-YouTube. Sir, isa sa mga napag-usapan natin is yung gusto niyo maghatid ng inspirasyon at saya. So, ano yung pinanggagalingan niyo, sir? Saan ang galing po yung goal na makapagpasaya ng tao, makapag-inspire? Meron po bang ibahagi niyo po sa amin kung saan po nanggagaling yung gusto niyo mangyari na makapag-inspire at makapagpasaya? So, maganda po tanong yan. Sa akin po, kaya ako po nagawa ito. Yung sabi ko nung time na yun, bakit hindi pa ngayon nila na-search ko anong bata pa ako or binata ako na may talento pala ako. Tapos naisip ko po kasi may mga samaan din po kung person with disability rin sa bataan na yung iba yun yung lumabas kasi parang nahihiya sila kasi tutuksoin sila tapos yung mga magulang ayaw palabasin kasi nasasaktan sila pag tinuksoin. So parang kaya ginawa ko to para magbigay inspiration sa mga taong may kapansanan. At hindi lang sa may kapansanan, sa taong walang kapansanan. Kasi dito kasi parang ipinapakita na si God binibigay sa iyong talento. Kahit anumang talento yan, i-show mo para magbigay kayo ng inspiration sa bawat isa. Kasi iba kasi nawawalan na ng pag-asa. Ako, di dumarating sa akin kahit hirap ng buhay, kahit minsan itong ulam namin, tuyo, palagi. Hindi ako nawawalan ng pag-asa. Lalo na ngayon, na-search sa sarili ko sa mga talento pala. Alam mo yun, parang blessed pala akong sabi ko. Kaya kailangan ko pakita sa mga taong may kapansanan. Blessed din sila. Huwag silang maya. Show niya tali. Siyempre, naiiyak naman ako sa inyo, sir. Ayun na naman ako. Bakit pareho kayo ni Kuya Ron? Ano ba yan? Kuya Ron. Ayan. Tissue. Wala pa rin ako assistant, Sir Arman, sa tissue. Next time, sir, ano... Next time, kailangan ko na assistant, guys. Yeah. Pinag-uusapan natin yan. And syempre, tinatamaan din ako dyan. Ang araw-araw ay isang blessing para sa iyo at para sa akin. Bagamat meron kang kapansanan, di ba? Andyan yung ability mo para mag-desisyon na kaya mo. Na kaya mong harapin ng kahit ano. Alam mo, sir, yung ibang mga tao nga, di ba, walang kapansanan, pero walang pag-asa, depressed, gaya nga na sinabi mo, di ba? Yung iba, hindi gumagawa ng paraan para kumita, naghihintay lang ng grasa, ng opportunity, hindi nila hinahanap yung, hindi sila gumagawa ng paraan, di ba, para mabuhay, para kumita, di ba? Andyan ka, sir, and pinapatunayan mo sa lahat na kaya mo. Kung kaya mo, kaya nila. Diba? At hindi madali yung pinagdadaanan mo. Hindi madali yung araw-araw. Pero nandyan ka, sir. Nag-YouTube ka, nag-TikTok ka. And maraming taong humahanga. Napakalaking bagay nun. Kaya talagang prosigido ko na ituloy itong ating interview. Kasi alam ko na malaki yung ibabahagi mo sa mga manonood. Since yan ang topic natin, ano yung mensahe mo, sir, sa mga tao na may kapansanan at kahit dun sa wala, sa mga tao na baka alam mo yun, baka nawawala ng pag-asa dahil sa pandemya, dahil sa hirap ng buhay. Meron ka ba, sir, na gustong iparating? So ako po ang mensahe ko po sa bawat isa, limawa sa mga taong wala kapansanan. So, nice ko po sana sabihin sa inyo. Yung mga taong may kapansanan, may damdamin din po sila. So, sana huwag niyo po tutuksoin sila. Kasi may mga tao, pag tutukso, ayaw na nalang lumabas kasi nasasaktan sila. So, yung feelings na dapat, halimbawa, ginagaling nila ka, pati sa salita, masakit po sa kanila yon. Kaya minsan, nawawala po sila ng confidence. Hindi po pare-pareho ang mga kapansanan. Tulad ko,
Buti na lang po umalawak at pinawak ko. Siguro bigay din sa akin nito. Kahit tinutokso na ako pinagaya, nagpapatawad pa rin po. So sa may mga bansa naman, huwag po kayong mahiya. Hiyaan niyo lang po sila kung hindi nyo papatawad. Kasi malay nyo, yung talento nyo, yung pala magbibigay sa inyo ng magandang buhay, diba? So, sana po, maging ano tayo, yung sensitive sa bawat isa. Kasi idan namin yung pagkakot. Siyempre, ako, maging namin yung iba. Siyempre, hindi po natin maano yung alam nyo yung damdamin ng iba. Hindi pare-pareo ang galing ng tao. So, sana po, huwag po natin, ano, yan po yung isang adika. Huwag po natin pagtawa nyo. Hindi sila katawa-tawa at unawain natin. Hindi natin yung pagmamahal sa bawat isa. Napakabigat, hindi natin inaasahan na tayo ay mag-heart to heart talk. And maraming salamat sir kasi nag-open ka sa akin. And nabigyan natin ng pagkakataon na makausap mo ang mga taong may kapansanan at wala. Nawa ay may mapulot sila sa mga sinabi ninyo. And tama naman po talaga yung mga sinasabi niyo na may kapansanan o wala, maging sensitive din po tayo, di ba, sa nararamdaman sa ibang tao. Ilagay po natin ang ating sarili sa lugar ng tao na makakarinig ng mga pintas, ng mga biro. Alam niyo po, mas maging sensitive po tayo. Ayan po. So, Sir Arman, do you have any last shout-out sa mga tao po na ay mga nagpo-follow sa TikTok, sa mga sa YouTube? Apo. So, shout-out po sa mga taong, ano, hindi ko naman din po hinihingi sa kanila yung pag-support. Yung sa akin, lagi ko yung sinasabi sa inyo. Gusto ko lang magbigay inspiration sa inyo. So, shout-out po kay Boya Ron, yan. So, sa din sa kumanga sa aking kayanan o simpleng talento. So, lagi ko sinasabi, simple lang to, hindi naman ganyan. Ako, shout-out din sa aking sumuporta dati si Jero Vlad. So, tinulungan niya ako dati sa aking unang YP. So, shout out po kay Kao sa TV. Shout out po kay Jabersky Vlad. So, yun lang muna po. So, Well, Sir Arman, maraming salamat sa pagpapuunlak sa akin. Nawa ay magkita po tayo sa mga LS, sa mga premiere at sa TikTok. Pag nag-TikTok ako, Sir Arman. At susunod kong, alam ko mahilig kayo sa challenge. At kayo ay challenge ko na mag-accessory minisis. At isend niyo sa akin. Isend niyo yan sa akin, ng aking masama bilang closing natin, sir. Ipapakita ko yung ano yung version ko at yung version ninyo. At para na rin po tayo magkasama. Papakita po natin yan sa ating palabas. And so, sir, again, thank you very much. And may God bless you. Sana po ay tuloy-tuloy po ang inyong paghahatid ng inspirasyon at saya. Hi, baby! Hello! Hello! Hi, honey! Skiri, 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 skiri.